Hi guys! Kamusta na? Welcome back sa channel natin! Ngayon, pag-uusapan natin ang pagkakaiba ng salbutamol, salmeterol, at formeterol. Itong tatlong ito ay ang pinaka-popular na ginagamit na inhalers dito sa Pilipinas. Sa video na ito, paliwanag natin kung paano sila nag-work at kung kailan mo dapat gagamitin ang isa over the other. So, simulan na natin! Ang tatlong gamot nito ay tinatawag na beta-agonist. Sa madaling salita, itong klase ng gamot ay tumutulong na i-relax ang muscles sa loob ng iyong baga. Ang baga kasi natin at yung airways ay napapiligiran ng mga muscles. Kapag ang mga muscles na to ay na-stress, mapapasikip nila ang daanan ng hangin. At kung mangyari yon, ay magdudulot ng hirap huminga at pag-uubo. Diyan na aatakin ang iyong asthma. Para mawala ang symptoms na to, papalawagin ng salbutamol, salmeterol o formeterol ang mga muscles na to. Ngayon, kung sakaling ito ay inihika na at mahirap ka na huminga, kailangan mo ng agad-agad na aksyon. Dito magaling ang salbutamol. Ang salbutamol ay mabilis umepekto kaya tinatawag siya na rescue medication. Kapag ginamit mo to, within 5 minutes, pwedeng lumawag na ang iyong paghinga. Ideal siya kapag inaatay ka ng hika at kailangan mo agad ng tulong. Ito ang dahilan kung bakit ang salbutamol ang pinakamadalas gamitin sa mga emergency rooms. Hindi tumatagal ang epekto ng salbutamol, kaya nawawala din ang epekto nito sa katawan after mga 4 hours. Ngayon, kung hindi ka pa inaatake at gusto mong ma-prevent ang pag-atake ng asthma, ang kailangan mong gamot ay yung matagal yung epekto sa dugo. Dito magaling ang salmeterol. Although ang salmeterol ay mabagal umepekto, tumatagal naman siya sa katawan mo. Ang epekto ng salmeterol ay tumatagal ng hanggang kalahating araw. Kaya kung kalahating araw ang epekto nito, nagiging twice a day ang dosage natin ng salmeterol. Kaya ang salmeterol ay tinatawag na controller medication dahil tumutulong siya na i-control ang asthma, to prevent asthma. Ngayon, aside from controller medication, minsan tinatawag din siyang preventer medication. So ayan, ang salbutamol ay for quick relief, habang ang salmeterol naman ang pang-maintain and prevention. Kaya nakaklassify ang salbutamol as a rescue medication at ang salmeterol naman as a controller medication. Pero ngayon, pag-usapan naman natin ang formeterol. Ang formeterol ay kakaiba dahil mabilis ang action nito at tumatagal din ang epekto. This means na pwede siyang gamitin bilang rescue at controller medicine. For this reason, maraming tao ang nagkakagusto ngayon sa formeterol dahil imbis na dalawang klaseng gamot ang kailangan nilang bilhin, isa na lang ang kailangan nilang gamitin. Ang paggamit ng formeterol bilang controller medication, gagamitin mo na siyang twice a day. Pero kapag ikaw ay inihika o nahirapan huminga, pwede ka rin mag-additional puff para lumuwag inyong paghinga. Ang tatlong gamot ito ay madalas hinahaluan ng ibang mga gamot para maging mas effective pa sila. Sa salbutamol, ang madalas na ihalo ay ang ipratropium. Ipratropium has been shown to make salbutamol more effective. Samantala, ang salmeterol naman at formeterol ay hinahaluan ng inhalable steroids. Ang madalas hinahalo sa salmeterol ay fluticasone at ang madalas ihalo sa formeterol ay budesonide. Panoorin ninyo ang video ko tungkol sa steroids inhalers to know more. Ang beta-agonist ay maaaring magdulot ng side effects tulad ng palpitations, pagmamanhid ng kamay, kilo at high blood. Kaya ako personally, mahilig akong gumamit ng mga alternative or complementary methods sa pagkontrol ng asthma. I am an advocate of the Buteyko method na malaking tulong na nagpapabawas pangangailangan ng paggamit ng gamot pang asthma. So, ayan, sana makatulong itong explanation ko sa inyo. Ngayon, tanong ko sa inyo, anong gamot ang mas madalas mong gamitin? Rescue or controller? I-comment mo sa baba at sabihin kung bakit. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-hit ng notification bell para updated ka sa mga sumusunod kong videos. Thanks for watching and see you next time!